May financial subsidy rin ba para sa ating mga senior citizen? Ano po? Ano pa ba yung pang iba pang mga benepisyong dapat na nakukuha po ng ating mga senior citizen? At ano pa ang plano ng ating pamahalaan para mapalawak pa yung mga benefits na maibibigay natin sa mga senior citizen? So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Kailangan ng mga senior citizens. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. Ano po ba yung financial subsidy na mayroon po ang gobyerno para po sa mga senior citizen? Meron din po ba para pambili ng gamot? Well, sa ngayon, ang ipinamamahagi ng DSWD, kasi bago pa lang po kasi ang National Commission, Ma'am Cheryl. And so the tasks of helping the seniors was lodged ng DSWD. We are still in the process of transitioning. Kaya nag-aaral kami, nag-online register. Because when the time comes, medyo madali-dali na lang kung may data kami. But right now, ang namamahagi ang DSWD. Ang unang subsidy is yung 500 a month. Na pinamimigay sa indigent senior citizens. Indigent po. Kailangan, ano po, nasa listahan po kayo ng DSWD. Opo. At saka ang indigent po ay may definition. Una, frail. Pangalawa, sickly. Pangatlo, with disability. And finally, yung fourth essential requirement, with no visible means of support. Kung kaya si Nanay Helen pasok doon, ano? And may condition, dapat walang SSS, GSIS, PIVAW, and all. Yan yung no visible means of support. So yan po ang binibigyan ng 500. Ngayon, after another law was passed, 11916, magiging 1,000 na po ito per month. This is going to be effective ngayong April. And this is still to be distributed by DSWD. Okay. So, yun po yung financial benefits for the seniors who are indigent. Meron din pong dagdag yung mga senior citizens na sinasabing binibigyan ng AX. Yung seniors under crisis situation. So may allocation po yan ang DSWD. So pag may seniors in crisis. Of course yung mga death benefits na may 2000 which is under review dapat kasi tagal na panahon na yung 2000 per wala na pong mararating yung 2000. But all these things are under review and with the new agency, the National Commission, we would like to put all this under study so that pagdating ng panahon na maibibigay na yung trabaho ng DSWD sa amin, ready na po kami.